Welcome mga Topijon! Muli, tayo po ay nagbabalik. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Binigyan niya tayo ng lakas at buhay. Hininga sa araw pong ito. Kaya, kailangan mo maging grateful at magpasalamat. Ngayon, nagbabalik ang inyo pong kasama sa almusan, sa tanghalian, sa hapunan, saan mang oras. Pwede po ninyo itong panoorin. Ngayon, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo pong kakalimutan, i-hit lang naman po ang notification bell para laging updated sa ating mga video. So, simple lang pong pamamaraan yan. Kaya, salamat sa mga susuporta. Malaking bagay na po para po yan sa inyong lingkod. At sa araw pong ito, tayo po ay may pag-uusapan ang ilang mga linyada ng kalapate na pwede mo maging foundation bird, lalo tigit kung ikaw ay nasabak doon sa racing pigeon industry o tinatawag na mga club race. Panoorin po ninyo at pakinggan na rin. So, keep on watching! Kaya, click mo lang yan! At pag nagustuhan mo naman ang ating video, huwag kakalimutan na i-like at pag-comment and share ka na rin. Kaya, samahan po ninyo ako! Tara! African Black Eagle. Ang African Black Eagle ay lahi ng kalapate na nilikha ni Manny Maritz ng South Africa noong 1973. At ito ay humantong sa iba't ibang lahi na na-import niya sa buong mundo, kasama na ang Pepperman, Catrice, Debrien, Fabry, Delbar, Gusen, Van Bruen, Bouchards, Amnil, Van Lee, Desmet Matrice, Kraut, Stessart, Sion, Husken Van Riel, Gourney, Jensen at iba pang linyada. Nag-import siya ng humigit kumulang sa 2,000 kalapate upang paundarin ang kanyang Black Eagle na lahi at isinali sa karera ng 100 hanggang 1,000 milya. Si Manny ay isang accomplished racer na may daan-daang panalo nang siya ay nanirahan sa London bago lumipat sa South Africa kasama ng kanyang trabaho. Ang lahing ito ng African Black Eagle ay nanalo sa lahat ng mga distansya. Ngunit tila napakahusay naman ito sa mabagalang karera o mahaba ang distansya na kakabilid. André Letar, long distance bird from Belgium. Ang kanyang tanyag na mga kalapate ay napamangha ang pigeon world sa kanilang mahimalang performance na nanalo sa Criterion of the Aces. Ang Criterion of the Aces ang pinakasikat na competition kung saan nakikibahagi ang pinakamahuhusay na kalapate. Si André ay naging tanyag sa buong mundo sa pambansang laban o karera na nakamit niya ang reputasyon ng pagiging invincible pool winner na nakoronahan sa kanyang natatangi at walang katulad na performance sa laban sa Barcelona na nakuha niya ang title na Mr. Barcelona. Lucien Bastin, long distance bird. Si Lucien Bastin ay isang pioneer sa pigeon empire o sa larangan ng pagkakalapate. Mula pa noong 1890 hanggang 1933. Ngayon pa man, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming iba ang sumunod sa kanyang yapak. Talagang inangaan siya ng marami. Isa sa pinakamahusay na breeder at flyers na alam ng mundo na Bastin lang ang ikinukonsidera na siya ang nangunguna sa mga top prizes. Kahit na maliit lang ang kanyang lobe, siya nga ang tinaguri ang isang mahusay na inbreeder sa makatwid ang dahilan kung bakit ang kanyang mga ibon ngayon
ay malapit na nauugnay. Karamihan sa kanyang mga tagahanga ay hindi magawang matularan o magaya ang kanyang pagsisikap sa ilalim ng naturang kondisyon, at kasama na nga dito ang marami sa pinakamalalaking pangalan sa Belgium na kilala. Ang susunod naman na ating pag-uusapan ay Bouchard. Ang kanyang pangalan ay dapat kilalanin pa rin sa racing pigeon sport, lalo na sa England, kung saan siya ay tinuring na hari ng mga Belgian Panchier. Hindi lahat ng maraming mga lobs sa England ay walang linyada ng Bouchards. Alinman ay nakakuha ng direkta mula kay George o mula sa ilang English Panchier. Ang pagiging racing pigeon Panchier ni Bouchards ay naging daan para makipag-ugnayan siya sa maraming mahuhusay na bilang ng mga English Panchier. Nagresulta ito sa kanya ng pagdadala ng maraming mga linyadang Bouchard sa mga lob sa England. Si Bouchards ay isa sa naunang nag-export ng Belgian pigeon sa England pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga ibon na ito ay nagkaroon ng di pangkaraniwang tagumpay. Bricox ni Mr. Arthur Bricox. Pinakasikat na pigeon panchier mula noong nagsimula ang pigeon sport. Siya rin ay tinagurian na isa sa mahusay na pigeon panchier of all times. Walang sino man ang nakalampas sa kanya sa sining ng breeding sa panahong iyon. Wala ring naging mas consistent kesa kay late Dr. Bricox. Ang galing, di ba? Talagang ang gagaling ng mga kalapating ito. Kaya naman, pwede mo itong pagpilian sa iyong pagsisimula sa pag-aalaga ng kalapate. O kung ikaw ay matagal na, pwede mo rin itong gawing foundation bird para sa mga susunod mong races. Kaya, tara na! Ayun nga sa history, may mga napatunayan ang mga linyadang ito. Kaya, pwede mo itong i-acquire ngayon na. Bisita lang sa BioPigeons BioResearch na kung saan maraming mga imported lines na kalapate. At ito ang kanilang contact number. Yun lamang po para sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat. Pagpalain ng pigeon industry. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. God bless us all. To God be the glory.